Ami sa lamat, ha? Eat! Bulaga. Pero siguro nakalimutan mo na, pero nanonood po ang aking kapitbahay ngayon. Totoo yun, kakagulo sila, nagkakagulo kami noon dahil wala kaming mahanap. Tinawagan kita. Totoo yan, in less than an hour dumating yung gamot. Maraming salamat. Hindi pa maraming ako salamat sa kay Dr. Ed Santos ng MHD. No? Yan yung MHD team natin. Na magagaling yung mga yan. 24 hours din sila. Kaya yung G's again, Lee. Alam mo, sabi ni Ariel Jalmasco, ngayon lang nila nakilala si Yormi kung kailan. Hay nako. Alam mo, ito lang. Huwag mong kakalimutan lagi, ha? Ang istorya ni Abraham Lincoln. Huwag mong kakalimutan yun. Abraham Lincoln, ilang beses natalo sa politika. As in, alam niyo ba si Yormi, first time lang niya matalo? Itong huli, yung... tinanong ko sa kanya yan, eh. Ilang talo mo na ba sa ano? Ngayon lang, sabi. Kaya nga hindi siya bitter, eh. Kasi, alam mo yun, puro success siya, eh. Kaya nga, iniisip na lang niya, katulad ni Abraham Lincoln, na grabe, ang daming talo niya sa politika. And yet, considered as one of the best president ng Amerika. Di ba? So, ano ang punto dito? Isipin nyo na lang, ang tunay na ginto ay nalalaman pag ito'y dumaan sa apoy. Sa Pilipinas, sa suka. Kasi iba talaga tayo, eh. May sarili tayong mundo, eh. Diba, pag nilagay mo daw yung kwintas mo sa ano, pag nangitim yung kwintas mo, ibig sabihin peke yung suka. Diba? Ana, sorry, tama. Sorry. Stand corrected pala. Natalo na siya sa senator. Sorry, tama. Sorry naman. So, senator and president pala yung pin. Tama, isang beses pa lang siya natalo na sinagot niya ako. Isang beses pa lang senator, tapos ito, yung kanyang pagkatakbong presidente. Sorry, I'm stand correction. Stand corrected po. Oh. So, yun po yung ano, eh. Sabi ko nga, yung kanyang tunay na karakter lalabas pag natalo siya. Diba? Yun eh. Ito ngayon, lumalabas yung natalo siya. Lumalabas yung karakter niya. Hindi bitter, hindi pumalag sa gobyerno, hindi nagsasalita laban sa gobyerno, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin yung pagiging positive niya. Kaya maganda talaga, eh. Alam niyo, okay, ako I think it's a plan. It's a plan from the above na inalaw ng Lord na matalo siya so that people would see his character. Sabi ko, pag nakikita ko na ikay tumutulong, hindi bago sa amin yan. Dahil napapanood namin. Anyway, kwentuhan tayo at Isko, nung Sabado ay napaka-exciting para sa telebisyong Pilipino. Yung reaction ko pala na binanggit ako kanina, actually ilang beses ko na po sinagot, pasensya na ha, kaya hindi ko na uli sasagutin kasi para hindi pa ulit-ulit, nagagalit na iba. Salamat sa binanggit yung pangalan ko na ano. Pero sabi ko nga, hindi nga ako na ano kasi nandun din yung pangalan ni Attorney Libayan. Eh kasi masyadong kataas-taasan si Attorney Libayan. Hindi ako, I'm not worthy. Diba? Hindi ako kataas ni Attorney Libayan. Eh nung nabanggit si Attorney Libayan tapos binanggit yung pangalan ko, parang nahiya ako, parang hindi ako karapat-dapat kasi hindi ako abogado. Siya ang kataas-taasang abogado ng Pilipinas. So parang naano lang ako. Ako isang munting banat ba ilang siya ang kataas-taasan. Kaya na ganun, eh. Ay, hindi ko masyadong pinamalaki. Ha? Paisabay ang mga Noontime Show. Ika'y nasa gitna ng lahat ng ito bilang bahagi ng Eat Bulaga, ng bagong Eat Bulaga. Is that how the way you call it? Eat Bulaga. Eat Bulaga. Okay. Ano yung pakiramdam? How are you feeling? Ano yung, sa punto de vista mo, what were you seeing? Well, I'm humbled and it's an honor to peel into the vacuum. Somebody created vacuum in the show and I was called and alam mo naman, first nature ko ang entertainment. Thanks to JMA Super Show, thanks to That's Entertainment. Alam mo, may gusto ko itanong kay Yormi. Yormi, nakapilter ba yung mukha mo? At ganyan yung kangkinis ng kutis mo. Amper mo, ha? Thanks to JMA, I was trained here. It's good to be home in JMA, no? Sort of saying. It's very challenging to boy. Siyempre, mga veteranong komedyante pareho yan. Magagaling na komedyante, nakakapagpasaya ng tao. So, malaking sapatos na pupunan natin. But
As I have said, Tito Boy, the team, the production, the creative, and our group as an artist, really trying to come up with the different things, no? New things in the noontime show. It's more on tulong at saya, no? Joy and hope that we can offer. Kaya medyo challenging siya nowadays. But I'm very happy. Salamat sa Diyos. May trabaho ulit. And ang second nature ko naman is because of public service for 24 years. Now you have Jesus Gedley na alam mo ito, Boy, yung istorya ng mga tao na siguro nananalangin sila sa Diyos. No, that day, nagsisikap itong mga kapuso natin. Then, boom, random, bababa, nakita ka namin, stories, needs, then Itbulaga came in to, you know, at least ease yung ginhawa, G, or ginhawa for that day. Oh. Okay. Nung Sabado, nag-umpisa ang TVJ sa TV5, nanggaling dito si Vice, yung helicopter. Palpable yung excitement ng sambayanan. At kayo naman ay may ginagawa rin sa Eat Bulaga. Take me there. Ano yung iniisip mo? I mean, personally, when all of these things were happening? Well, if I may share you, Tito Boy, in fact, a few minutes before the airing, because it's a live show, no? Paolo and I and the team, sa isang room kami, and I told them, you know, guys, I've seen so many failures in life. I've seen success, I've seen challenges, but one good thing about today, we're going to be part of history. Enjoy it. You were asked to be part of the show because you have a certain talent and a specific field. Excel from it. Let's enjoy this afternoon because at the end of the day, you know, tao mananalo dito. If I may repeat it again, ngayon, ang noontime show, buffet na. No, marami ng choices ang ating mga kababayan, ang ating mga kapuso ng noontime show. So, sabi ko, let's just, you know, be ourselves. Nothing to prove. Okay. Alam mo, that's the key word. Nothing to prove. Ang sarap niyan. Yan ang lagi kong, ito hindi sa ano ha, lagi ko yung binabanggit yan sa artist ko eh. Alam nyo, dumaan na ako sa sobrang daming issue pagdating sa handling artist. Nung panahon pa lang ni Mocha, the first issue was iniwan siya ng apat na eventually naging kaibigan ko. Hinandle ko pa nga uli eh. No, iniwan siya ng apat na kasama niya. Ang kami ni Mocha, lagi lang namin pinag-uusapan, focus lang. Wag nang masyadong ano, dire-diretso lang, tuloy-tuloy lang. Kaya malaki talaga yung ano eh. Nung nakikita ako to, kasi parang ano eh, parang in-encourage ni Yorme itong mga kasamahan niya before the show. So kinausap niya. Sabi ko, iba talaga to, mamanto. Itong mamanto gifted with leadership. Eh siguro sa dami ba naman yung karanasan sa buhay? Di ba? Lahat ng kapalpakan, naabutan na siguro. Imposibleng walang kapalpakan niya. Maniwala ka, meron yan. Eh, batang Maynila yan. Ibig sabihin, nagsimula yan talaga sa ano. Marami ng temptation yan. Marami ng failures yan. At dahil doon, natuto. Kaya nga ngayon, iba yung dating niya doon para siyang tatay doon sa ano eh, sa Itbulaga eh. Di ba? Kaya, ako nakakakita ko ng hope sa kanya. Kaya nga sabi ko eh, dapat i-maximize ito ni Halusos eh. Nothing to prove, just be the best. Yan, nothing to prove. Yan ang sinasabi kong paulit-ulit sa artist ko, nothing to prove. Huwag niyong i-prove na kayong pinakamagaling na singer, sing and dance group, or sexy, nothing to prove. Isa lang ang i-prove niyo, entertain the people. Pag na-entertain ang tao, matik na yan. Sila na ang pinakamagaling, sila na ang pinaka-sexy, sila na ang pinakamaganda. Kasi always remember this eh. Paulit-ulit ko siya sabi ito sa mga girls ha. Magkakaroon at magkakaroon ng mas maganda sa inyo, mas sexy si inyo, mas magaling mag-English. Kasi nangyari yung kay Moke. Ewan ko ha, di ko na lang babanggitin yung isang grupo na yon. Ito pinakamatinding nakalaban namin noon. Isang girl group na mga girl. Mantakin mo tapos si Moke, isang Pilipinang morena. Alam mo naman mga Pilipino, pag nakakita ng maputi yan, kahit ngangit. Hindi totoo.
Sabi, et, sorry ha, pero ito ugali ng Pilipino. Itapat mo isang magandang babae na morena at mga mapuputi na ngangit. Mas lalapangin pa nila yung pangit. Basta maputi. Sorry that for the term ha, pero that's the way. Ganun talaga eh, ang mga Pilipino. Eto, hindi lang mapuputi, hindi lang amgirl, magaganda pa. Nung nakatapat ni Mocha, sabi ko, shock. Paano na to? Talagang as a manager, kinabahan ako noon kasi antindi. Tapos inalagaan pa ng ASAP. Hindi ko nalang sasabihin kung sinong grupo to para hindi naman masama. Kaya lang, ang pinangkaiba ni Mocha dito sa mga to is the audience. Marunong kumunik si Mocha sa audience, marunong mag-alaga ng audience, yung fan. Ibig sabihin, kasi ito mga to, medyo may pagka, you know, I'm America, from America, so masungit. Alam mo, nagkasabay kami one time. Nagkasabay kami sa isang show dito sa may Blue Wave. Hindi ko nalang sasabihin kung, hindi Biba Hot, sabi nga I'm girl eh, hindi Biba Hot Girls yan. Nagkasabay kami sa Blue Wave. Maniwala kayo, yung mga tao, sila mismo sumisigaw, Mocha. Hindi itong ito pinagtatawanan nila. Sabi nga nung mga girl na yun eh, nung nasa kabila, sabi na, "Why are you not laughing? Are you not happy?" Ay, stupid. Huwag mong tatanungin yung audience mo ng ganon. Huwag yun ang banggitin. Eh si Mocha, pagpasok pa lang niya, pak! Liyari na talaga. Bakit? Kasi nga, she has nothing to prove. Basta sa kanya, focus on the people. And, ganun din po dito. I think, napaka-importante na dito kay Yorme at saka sa grupo nila, wag na kayong lumaban. Tama naman yung sinasabi niya. Nothing to prove. Wag na lumaban. Just entertain. Focus on the people. Focus on the audience. Kung masaya ang audience, yun ang barometer na kayo ay successful. It's not, mas magaling kami doon sa ratings ng isa, mas magaling kami na ratings ng isa. Hindi. Ang tanong, masaya ba audience? Natulungan ba audience? Yun ang maging barometer natin. You can be on that particular day and hour because yung pressure, and you were right, Tuboy, there's so much pressure. And, you know, darating ang July 1, there will be July 2. There will be July 3 and so on and can so I forth. Can I ask you something in the context of July 1, July 2, July 3 at and the buffet, di ba? Lumabas ngayong araw ang ratings. Mm. Ano ang pakiramdam na doon sa buffet, mas konti ang taong pumili sa inyo? Well, that's understandable. There's so much... And then go ahead and talk about competition. Yes, that's understandable because there's so much hype, drama happened in the past weeks and days. Kami naman, basta tayo, focus lang tayo. Ang gawin nating Itbulaga ngayon, hindi na tungkol sa mga host. Tungkol na to sa mga viewers. Maging viewer-centric tayo ang show. Kaya alam nyo, ito yung isang bagay na sa tingin ko, tama. Talagang ito ang magiging sikreto. Pag yan, nailagay mo sa puso ng bawat host, ang concentration natin, hindi ako i-compare kay Jose, hindi ako i-compare kay Wally. Walang ganun. Ang focus nyo, audience, pasayahin nyo audience. The audience will be the one to bring you up. Pero sana start na yung palitan yung Itbulaga. Dormi naman eh. Sabi ako naman yung halusus. Palitan ng Itbulaga. Please lang. Pag pinalitan nyo, maniwala kayo sa akin. Sana maniwala naman yung mga halusus. Pag pinalitan nyo Itbulaga and say in a humble way, okay, we will give this up as a respect to the TBJ. Maniwala kayo sa akin, Yorme, tsaka halusus. Parang awa nyo na. Palitan nyo na. That sign of humility people will appreciate. Ilapit natin yung Itbulaga sa kanila. Hindi ito tungkol. Kasi we artists, we come and go. Even shows come and go. Correct. No? But yung mabigyan natin ng pagkakataon, ang lahat na makapagtrabaho, makapaghanap buhay, you know, makikita mo mga ilang tao sa camera, but behind the camera, it produces opportunity for everyone. Now, if there will be buffet, like in this case, lalabas lahat ang galing ng mga artista. Kasi may kompetensya. And we should not hate each other when we're competing. And let's, kumbaga parang ang point ko,
let us not create hate and expect somebody to fail for you to go up. Parang para tumaas ka, apa ka mo yung likod na may likod o paa na may pa. Sabi ko, this is our job, this is entertainment, let's be the best that can be, no, that we can be, no. At the same time, we should be proud to boy, me and the others here and the station na panalo dito ngayon ng viewers. So magtulungan tayo, because if I may, to boy, I'll tell you, baka lang nakakaligtaan natin. Television and movies are being kinakain na ng foreigners. And I'm gonna tell you one particular country. Korea, or what you call the... K-drama. K-pop. K-drama! They, in 2004, just for purposes of putting this in right perspective about television industry, movie industry, gave Korea as a country of about 1.9 billion. Then rose to, in 2018, about 10 billion. Now, become 12 billion in 2009. Grabe, no? May data pa talaga sa Yorme, no? Hindi, alam mo, nag-aaral kasi yan, eh. May ugaling mag-aral talaga yan, eh. Di ba? Billion dollars. And in fact, ngayon nga, bumibili na tayo. Ano yung binibili ng mga bata ngayon na beer ng mm-hmm. Koreano? Samyukyuk. Samjupsal is everywhere. So, sila nagtulungan. Yung competition nila, competition professional. Alam mo, eto ah, ang galing niya dito eh. Kasi alam niyo kung bakit? Yung sa K-pop, noon pa lang, panahon pa lang ng 21, blackjack ako eh. Rakistang blackjack ako eh. Alam niyo yung blackjack? Hindi eh. Wala kayo. K-pop ako noon, 21. Naalala ko noon, pinapattern ko kasi yung Moho Girls noon sa 21 with in terms of training. Diba? Kasi sa Korea, bago mo ilabas yung artist, magte-training ng 5 years. Although mas mayaman sila, so I understand, may context sila. Sa amin nun, hindi eh. Hindi namin kayang ganun. Hindi, ito ah. Nung time na yon, kasi tinitingnan ko eh, grabe yung, alam nyo ba na there are more than 50 girl group in Korea. Nung time na pinanunod ko sila ha, pero umangat yung 21. Isipin nyo, noong time na yon, that was a long, long time ago, more than 50 girl group. Eh, doon sa Pilipinas, ilan lang kami noon? Dalawa lang ata kaming namamayagpag noon eh. Walang biro ah. Sex Bomb at saka Moha Girls noon. Yun ang talagang masasabi ko. Yung iba, they come and go. Magbubuo, mag-aaway-aaway. Wala pa isang taon. Marami sa kanilang ganun eh. Yung magbubuo, after wala pang gig ng 6 months, mabubuwag na kasi mag-aaway-aaway. Ganyan nung sila, mga girl group. Ewan ko ba bakit mga babae hilig mag-aaway? So, ganyan ang mga babae sa atin eh, sa Pilipinas. Yung lagi silang nagpapaangasan. Ewan ko kasi, ewan ko kung sa Pilipinas lang to ha. May context to eh. Sa Pilipinas kasi, yung mga babae, parang gusto nila sila lagi ang queen. Dapat ako ang queen. Ako ang leader. Pag hindi ako, ayoko na. Away ko kay lahat. Tapos yung kaibigan ko, kaaway din dapat kayo. Ganun. May ganun sila eh. Kabisadong kabisado ko. Kaya nga every time na tinitingnan ko yung mga girl group na lumalabas nung time namin, ipupusta ko sa'yo, walang 6 na buwan yan. No? Kasi nakikita ko na yung angas nung isa, yung angas nung isa, yung yabang nung isa. Eh sa amin nun, walang ganun. Pawal talaga yon ang maangas na nun si Mocha. Sumunod sila kasi manager yun eh. So yun lang. Oh, kaya nga nakikita ko. Bakit anong punto ko dito? Kaya somehow, hindi nag-develop ang girl group sa Pilipinas. Oh, kasi nga, iilan lang eh. Iilan lang. Sa Korea, ang dami. Kaya talaga mapipilitan, umangat, mag-level up ang bawat girl group. Isipin nyo ha, tayong mga Pilipino ang mas magaganda. Sa totoo lang ha, mas magaganda, mas talented, mas singer, pero bakit mas maraming girl group ang Korea? Kasi nga yung tiyaga nila, yung healthy competition nila, ang dami, as in yung labanan, ganun katindi. Kaya nga ngayon, we are dominated by K-pop. Sobra. Sobrang mas alam pa ng mga bata ako, may mga pamangkin ako
may mga basta makakilala mga bata, mas kilala pa nila ang artist na mga K-pop kaysa sa mga artist natin. Nakakalungkot pero tama si Yorme dito. And now, because of this, itong Showtime, Itbulaga and TBJ, at least kahit pa paano, le-level up ang Noontime Show. Bakit? Maglalabanan sila in a very healthy competition. Walang okay. Walang hate. So, why not? Pwede naman natin gawin yun eh. Oh, we congratulated TBJ, or at least meron na silang bahay. Oh, we congratulated Paolo, congratulated Vice Ganda. So, marami na ngayong option, maraming opportunity, at gaganda na yung Noontime Show para sa mga viewers. So, Isko, I hear you, I am listening to you. Pero in a landscape na merong competition, kaya sabi mo rin kanina, hindi tayo permanente, dumadaan lang minsan. Yes. So ito'y nagiging hindi lamang paggalingan, pero padamihan ng... Yorme, ulitin daw kita. Mababasa mo to, mapapanood mo to. Sumusuporta. Exactly. So ako, simpleng tanong, how do you intend to stay? Dahil yung umpisa noong Sabado na palabas ng mga iba't ibang Noontime Show, medyo you could have done better in terms of the numbers. The numbers, again, there's so much hype happened and people got interested. But hype, I don't think hype can be sustainable. What is sustainable is perseverance and consistency. So ang sinasabi mo, panoorin mo nanay, tatay, ang mga susunod na mga araw. Yes. Sustainability in terms of hanggang saan ba tayo ngayong linggo, yes. 2 weeks from now. Okay. And innovation. I get it. New things. Innovation. At mga asahan namin yan sa Itbulaga. Definitely. Kasi ngayon collaborative ang Itbulaga. Okay. Involve ang artist, the creative, the station, GMA7, the management tape incorporated, and the production. Okay. Excuse me lang po sa mga nagko-comment. Hindi po usapan dito politika. Ang usapan po dito, showbiz, ha? Medyo, yung mga comment ang comment ng tungkol sa politika. Ilagay natin sa tamang panahon. Okay? Ang usapan po dito, hindi presidente ng Pilipinas. Ang usapan po dito ay Itbulaga, Showtime, at saka G. Sagedli. Ha? Okay. Isko, ito ba yung senyales na kayo nagbabalik? Oh, yeah. I'm happy to be back. Sana supportahan niyo po kami. In our own little way, we'll give you the best things for the afternoon. Oo. Yung pagkumbinsi sa'yo na maging bahagi ng Itbulaga, how was it? Oh, mabilis lang to, boy. I was called, I think, Tuesday. Monday, umere sila with Paolo. Tuesday, I was informed. Wednesday, nag-usap kami ng buong management. And I said, immediately, yes. Okay. Sabi ko, gusto mo lumabas ako bukas eh. And they said, Saturday na lang. So I did start on Saturday. I think that was June 10. Alam mo rin na isa sa pinakaabangan na bahagi ng palabas ay yung G. Sagedli. Yes, I was told. Sabi ko, malapit sa akin yan. Entertainment and tulong. At ikaw yun. Well, thank you, Tuboy. Thank you. I hope I give justice to the segment. Oo nga. Pagkatapos nga, sabi ko nga, akala ko nga sasayaw ko ng dying inside. Alam hindi kitang napanood. Oo, naku, Diyos ko, Tito Boy. Ewan ko, ano pinagagawa ko late sa Itbulaga? Kakanta kahit sintonado, sasayaw kahit na medyo matigas na ang katawan. Just to entertain our viewers. Ayan. So, ayan po yung kanyang... interview about Itbulaga. So, yun lang sa akin. TVJ, syempre, alam naman natin na yan. Yan ay really talagang legend na yan. Hindi na humaalis yan sa industriya ng Noontime Show. At congratulations sa kanilang lahat dahil sobra namang gagaling pa rin talaga ng mga host ng TVJ, ng EAT. Alam mo, para mas gusto ko yung title na TVJ, no? Kesa sa EAT. Nagugulo na ako sa EAT. Kung TBJ na lang, para Tito Vic and Joey. Anyway, yun lang naman sa akin. Ha? But as I've said, nagustuhan ko lang yung sagot nito ni Yorme sa mga tanong at sa kanyang perspective. And I'm seeing hope. Even if I don't like some of their host, some of their decision sa Itbulaga, especially the decision of tape management, ang akin lang, siguro lang ha, siguro lang,
sa tingin ko, may pag-asa. As long as nandiyan si Yorme, sa tingin ko, there will be positive vibes eh, di ba? Hindi natin maaalis, kawawa talaga yung mga artist dyan, yung mga celebrity dyan, ng Itbulaga, dahil, etong kay Yorme, dahil talagang araw-araw, ha, mababasa mo sa ano, iba-iba din yung TBJ, ako po. Eh, kaya nga, sabi nga nila, always remember this sa buhay. Ha? Minsan, meron talagang, bakit hinahayaan ng Diyos ang darkness? Bakit hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay? Kasi, kung walang darkness, hindi makikita yung light. Yan ang lagi yung tatanda. Subukan mong magbukas ng flashlight sa sobrang liwanag. Di ba, hindi mo masyadong mapapansin. Pero pag dumilim, pag binuksan mo flashlight, kahit nga posporo lang, ang liwanag nun. Diba? Yun yung ano dun eh. So sa akin, sa tingin ko, may dahilan kung bakit nangyari to mga to. I don't want to sound something, pero may dahilan yan. And one of the reasons siguro is, sa tingin ko, makikita natin how Yorme is doing pagdating sa karakter as a leader. Yun lang, di ba? Maraming salamat, ha? Joints. Eh, bulaga.